Okay mga ka-oil, mga ka-Diyos Garage, dahil nagpalit tayo ng bagong fuel filter, so kailangan natin i-bleed yung ating fuel system. So, ito, crank! So, yeah, ang pinapalabas natin, ang tinatawag na bleeding. Oh! Start! Yan, pinapasirit natin. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-Diyos Garage, mga ka-oil. Welcome po muli sa ating channel. So today may share po ako sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter ng ating mga sasakyan sa mga diesel engine. So itong ating unit ngayon is Accent, Hyundai Accent CRDi. So dito po siya nakapwesto guys. Ito po yung ating filter. Pakita ko rin po yung parts number. Then ito po yung siya. So ito yung papalit natin ngayon. Kung gusto niyo malaman kung paano magpalit ng fuel filter ng inyong mga sasakyan sa mga diesel engine, panoorin nyo tong video nito dahil lahat i-detail ko dito. Tara! Ito po yung pwesto ng ating fuel filter sa Accent CRDi. Ayun siya, sa bandang likod. Yan, itong bilog na to. So, bago tayo mag-access doon, tatanggalin mo natin yung mga nakaharang dyan. So, unang-una yung baterya, tapos yung ating ECU, yung computer natin, computer box natin sa sasakyan, para maka-access tayo doon. Okay. Well, umpisa na natin. So, unang gagawin, tanggalin ang baterya. Ang terminal, negative terminal. Tapos, isusunod natin yung positive terminal para maalis natin siya upang maka-access tayo doon sa ating fuel filter. So, lahat ng mga nakaharang, kailangan mo natin tanggalin. So, ito, ginamit ko 10 mm na T-wrench, tapos meron tong holder niya, battery holder sa ibaba, 12mm naman yon. So gagamit tayo ng 12mm tapos extension. Ayun siya guys, para sa mga naka-accent dyan, panoorin nyo to. Yun, iluwagan mo lang siya. Medyo mahaba yan konti. Yan, pwede mo siyang iangat ngayon. Na tanggalan natin yung ating bolt sa ilalim. At na yung baterya. Yun. Ayos. Next. Isang ating computer box. Yan, ECU. Ating kakalasin, mga ka-oil, mga ka-Diyos Garage, yung ating computer box. Ito siya. Or ECU. O para maka-access tayo doon sa ating favorite na sa likod kasi niya. So, unang gagawin ay tatanggalin natin yung connector nito. Iangat mo lang siya. Kabila, ganun din. Yan. Pagka naangat na, kung saan naman na siyang naangat na siya, ngayon o, madali na lang siyang kalasin. Ganun din sa kabila. Yun. Ayos. So, natanggalin natin. So, meron lang yan ditong tatlong tornilyo. O nut. Isa. Ito sa baba, meron ding isa. Dalawa. Pero dito sa mga side. So, gamit tayo ng ratchet kasi medyo ano siya, tago. Yan o. Okay. Okay guys, oh, natanggal natin yung isa. Lagay lang muna natin dito. Pero pa dito sa ilalim. Okay. Dalawa. So, meron lang isa dito sa taas. So, makukuha na natin ating ECU. So, ingatan na rin natin yung ating mga harness yan. Kasi, masisilan to. Saka may kamahalan pa. Ayan. Tanggalin na natin guys. Ingatan natin itong ating computer box. Yan. Ito siya. So, lapag lang natin ito sa ating engine sa taas. Okay, ngayon meron na tayong access sa ating fuel filter. Yan, tagong-tago, no? Okay. Ito yung housing niya. Ito yung filter natin. So, bagong lahat, unahin muna natin tanggalin yung mga connection niya, yung mga socket. Yan, sinisikot lang yan dito sa baba. So ito, ipipress mo lang. Yan. Sabay. Press mo, sabay hila. Okay? Yan o.
Ayos na guys, tapos ito lang naghawak niyan, dalawang dose. So yun, tatanggalin natin, dudukutin natin ang ating liabe. Nagamitan natin na siya ng back wrench na 12mm para matanggal natin ito yung sa bracket niya. Yan. Tapos yung sa loob din. So ingatan natin yung sakit niya, baka matamaan, malambot na yan dahil ano yan, plastic lang. So guys, naluwagan na natin. Natin siyang gamitan ng ratchet para mas mabilis. 12mm din. Ayan. Naluwagan na natin bago natin yan tuluyang anuhin, tanggalin. So, yung supply muna ng ating DC lang ating tatanggalin yung dalawang hose na to. Okay, ito madali lang to kasi pinipress lang naman ito. Ito yung galing sa tanke, ito naman yung papunta sa ating engine. Yan. May araw naman yan guys. Hindi tayo magkaligo-ligo dyan. Ito yung papasok ng filter. Ito yung palabas. So, ipipress lang natin. Kabilaan ang press nyan. Abay, medyo ipasok mo lang ng konti. Abay, hila. So, ganun lang ang discarte dun. Kayo matakot mag-DIY dito. So, ganun ulit dito sa kabila. Medyo may kasikipan lang. Yan, iabanti mo ng konti. Sabay hila din. Yun. No, natanggal na natin parehas. Okay, ito, natanggal na natin yung ating nut. Yung naghahawak ng ating oil filter. Ito yung isa. May isa pa dito sa bandang labas. So, dalawa lang to. Yan. So, dalawa. So, ayos na. Ilalabas na natin. So, yung mga hose, tanggalin natin sa clip niya. So, tanggalin natin sa pag-clip yung mga hose niya, yung dalawang hose niya. Para may labas na natin ito. Yan. Kumalas na. Ingatan na natin guys yung mga sakit dyan kasi puro plastic. Delikado. So, sanggit natin. Hirap niyang ilabas pagka hindi natin tinatanggal yung bracket ng ano. Tapos may body. Yun, nalusot naman na natin. So, ito na siya guys. Mga ka-wheel, mga ka-Diyos guys, nailabas natin ating fuel filter. Yan. Pinaka-fuel filter natin, ito siya. So, ito yung papalitan natin. Tatanggalin din siya sa kanyang housing. Tara guys, kailan natin ng gato dito. Okay. Isa-order muna natin yung kanyang diesel na ano, para hindi magkatapon-tapon mamaya. Kailangan natin ano yun guys, yung dalawang juice na to sa dalawa, kabilaan para ilabas natin siya sa housing. Tapos aring socket ito, uugutin natin. Unang gagawin natin mga ka-wheel, mga ka-Diyos grads, tanggalin natin yung socket ng ano, sensor ng sa water sensor niya. So yan, pipitin mo lang dito so kung may ihilain ngayon. Yan, iwalay na siya. Okay. Tapos natanggalin natin itong dalawang 10mm na ito. Para mahiwalay natin yung housing sa patay yung filter niya, tanggalin natin yung dalawang juice na to. Medyo matigas to guys. Yun. Yan, para ngayon lang ito na palitan. Yan, kabila naman. Yun. Agas yung ano na. Clearance na 10mm. And guys, tanggalan natin yung isa kabila naman. So mga nagtatanong kung kailan dapat nagpalit ng fuel filter ng ating mga diesel engine, so ang recommended guys is every 2 years or 40,000 kilometers whichever comes first. Ito na sya, naiwalay na natin. So ito yung water sensor nya. So baba, pag umilaw to ibig, sa dashboard, ibig sabihin may mga tubig sa loob ng ating filter. Kaya i-drain natin to. Okay, tanggalin natin to guys. Mga ka-well, tanggalin natin tong water sensor nya. Madali lang siyang tanggalin, malambot lang. Hindi siya matigas. Para makalabas na yung mga diesel dyan.
marami pang laman to. So tabi lang natin to. Bukas tayo ng kamay para madumihan yung bagong filter. Okay, so nandrain na natin. Kailangan natin siyang kalasin mula sa housing para mapalitan natin ang panibagong filter. So ito yan guys, oh. So parehas naman sila. Yan. Eh, naubos na natin yung diesel niya. Ito na siya. Madaming dumi. So ipitin ang gato natin guys para makalas na natin. So ingatan natin yung mga tayo ngayon. Baka mapigtas. Pati ito ng saksakan. So naipit na natin mga kawel. Pipihitin na natin ating fuel filter remover. Yung filter remover natin na universal. Kawel, bibirahin na natin. Nakasan natin yung ating kalina. Tukuran lang natin ng ano, yung ating gato para hindi sumama. Ayan o, umikot na siya guys. Pagkakasin na natin siyang kamayin. May mga natulo pang diesel. So ito na siya. Dun. Yung bago natin. Yan. So medyo, oh parehas naman lang. Okay lang. Mayroon pa rin naka. Ayos. So papalitan natin yung ating bagong filter. So saklob lang. Okay, mga kawel, sisikipan na natin. So hindi ko na siya gagamitan ng ating kadena. Ito na lang. So gamitan tayo ng liha para maganda yung grip natin. Yan. Kita nyo, napihit ko pa ng maayos. Oh. At ito, may iwasan natin yung mga overtorque dahil plastic lang yung housing nya. Yan. Okay. Ayos na. So, mga kawil, lilinisin na natin ng ating ano, babrasyon natin ng diesel. Ano rin pang hugas natin yung kanyang diesel kanina. Sayang din. May kapakinabangan pa natin. So, babalik na natin to. Siya guys. Susunod lang natin siya sa pag-ikot. Ayan. Okay, hand tight lang to. Hindi na kailangan ng ano nito, wrench. Yan. Tamang sikip lang. Okay, ayos. Okay, mga kajos garage, may palit na natin, no? Yung ating bagong fuel filter. So ito yung luma. Ito yung urig. Ito replacement na yung nakuha natin, pero okay naman siya. So ito yung ating replacement, pero pares naman ng parts number yan. Pansinin nyo, 31922A900. So ganun din dito sa ating urig na oil filter, fuel filter. Same lang. So ayos, i-assemble na natin ulit mga ka-oil. Tapos na tayo magpalit. Yan. Pasok mo lang. Kung di ka maliligaw dyan, gawa ng may slot yan, no? Yung socket may ano, tawag nun, may gitling ba sa Tagalog yun? Gatla, oh, may gatla. Ayun, so nagkatapat na yung ano niya, tornilyohan niya, ganun din sa kabila. Eh, lagyan na natin ng tornilyo natin, yung jizz. Ilapag na natin guys para hindi kagalaw-galaw. Ayan. Hand tight lang para may iwasan makalustrid tayo ng thread natin. Ganun din sa kabila, tapatan lang yan. Okay. Hand tight lang din. Tapos sisikipan na natin ang 10mm na T-wrench ang gamit ko para mas mabilis siya. Bila din para mapirsa pa. Okay.
ang sikip lang dahil yan ay pundido. Okay, ayos. So gawa na, ang gagawin natin ay sasalpak na lang. Tara, sasakyan. Okay mga ka-Jules Grads, mga ka-Will, dito na tayo. Isasalpak na natin. Nabuo na natin ating pagpapalit ng fuel filter. So tapit ko muna yung socket, no? Yun, ito yung start niya. Tik, tapos eh, dito may bracket siya. Pasok mo lang. Pumasok yung, ayun. Ayos! So lusot na natin dito. Wala nang intro-intro, pasok! Yan, mag-ingat lang tayo mga ka-Will, no? Kasi napakasikip ng ating pistuhan dito. Yan. Ah, hawin natin yung us. Tapos yun, pumasok din. Shoot na! Shoot na agad! So, babalik natin yung ating dosi, dalawang dosi dito. Ito sa loob. So, unay mo tayo sa labas. Para hindi na siya kumalas pa. Sa loob. Dalawa lang yan mga ka-Will, mga ka-Juice Grads. Magagamit ako ng 12mm dyan mga ka-Will. Ginamitan ko siya ng ratchet na straight drive para makapasok kasi sobrang sikip ng ano nito. Ano? Yo, masikip na. Yung isa naman para mabilis tayo. Natapos ang ating video. So, yun. Okay, masikip na. Let's go. So, nakasan na natin, no? Ayos na yung dalawang tornilyo natin dito. Matibay na siya. Saka, pansin nyo, malinis na. Parang bago ulit. So, kakabit ko na yung supply, yung galing sa tanke. Yung kulay blue na ito. Ito yung galing sa tanke. Papasok ng ating filter. Ayan, madali lang naman siyang sumaklob. Tapos next, yung ating papunta sa engine. Yan. Yung kulay gray naman. Pipisilin lang. Tapos tulak. Ayun, pasok. Ayos. So, okay na. Nakasan na natin yung ating mga hose, guys. Sa yung mga ano naman natin, sensor, mga socket na ito. Para hindi na nga aso, no? Tinahulang kami di kasi kami taga rito. Ayan. Ito naman. Dito. Yun. Narinig yun, nag-click. Ibig sabihin, ayos na. So, yung ating sa harness ng ECU. Filter box. Salpa ko lang yung bracket niya. Okay, next is babalik natin yung ating computer box dito, guys. Okay, so kasado na lahat. Pagpapalit natin ng fuel filter, isalpak na natin yung linya, yung mga harness, mga sensor. So, ganun lang siya kasimple, guys. Pwede nyo gawin, DIY. Ayos! Mga ka-Will, ito yung computer box ng ating Accent CRDI. Ipabalik na natin. Okay, ayos na yung ano natin. Pwede mong i-double check yan, yung mga ano, supply, socket, okay? Ayos. Ito na siya, guys. Mga ka-Will, itatapat mo lang yan dyan. Okay, makatapatan na. Lalagyan natin yung kanyang bolts. Isa dito sa baba. Isa dito sa mga side. Ayan. Tapos isang nut dito sa ibabaw. Pagsabay-sabay na natin dalawang kamay para mabilis. So, okay mga ka-Will, gamit ng T-wrench na 10, ihigpitan natin yung mga bolts niya sa kanat. Mga ka-Will, ka-Jones Garage, yung isa sa side. Yan. Tamang sikip lang. Isa sa ibabaw. Okay. Mga karunas dyan ng mga diesel engine na sasakyan, huwag po kayong kalimutan magpalit ng fuel filter para hindi kayo magpabulima sa kanyang biyahe. Kasi pag marumi na ang iyong fuel filter ay papalya kayo, kukulang sa hatak, tapos mamamatay na, tapos babalik ulit, andar ulit.
So yun yung sintomas ng ating tumarumi na. So yun guys, i-sukbit mo lang ulit, tapos ilalak. Ganun din sa kabila. Yan, kaya nakabuka yan, susukbit lang din ulit. Pagkatulak, ilalak lang din siya. So okay na yung ating computer box. Ibalik na natin ng maayos. So baterya na lang guys, para makumpleto na natin. Ganun lang kasimple maglagay ng ating computer box. Ayos! Yan guys, siguraduhin na natin magkatapat ang positive sa positive terminal at negative ito sa negative terminal. Yun. Tapos yung bracket nya, huwag natin kalimutan, 12mm to pag nagsikip tayo. Medyo masikip. Okay. Ayos. So nalapag na natin mga kawel, sisikipan ko na yung 12mm niya doon sa ibaba, yung bracket niya. Battery holder, kung tawagin natin. Para hindi na siya gagalaw-galaw. Tulad niya, no? Gumagalaw-galaw. So, kailangan mo, yan, sintro natin. Okay, so sikip na, wala nang gagalaw-galaw. So, importante yan, hindi na galaw yung ating baterya para hindi maglolos yung ating connection sa battery. So, pag naglagay ng baterya, ang unahin natin ilagay ay yung positive terminal. Okay? Well, siguro daw yung positive, positive. Kasi pag nagkabaliktad yan, sunog ang ating mga... So, guys, kita na natin ng 10mm. Yun, yung masikip para hindi maglulos ng ating power. So, sunod, huli yung ating negative terminal. So, negative sign. Yan, baon na baon. Okay na guys, mga kawel, nakompleto na natin. Atin na lang siyang i-double check then start na tayo. So, ganun lang. Huwag natin kalimutan magpalit ng ating fuel filter every 4 years or 40,000 kilometers run, whichever comes first. So yun po yung ating paalala sa inyo guys, mga car owners dyan, mga supporters ni Joe's Garage, mga followers. Okay mga kawil, mga ka Joe's Garage, dahil nagpalit tayo ng bagong fuel filter, so kailangan natin i-bleed yung ating fuel system. So ito yung ano nya, number 1 na injector. So, luluwagan na natin pag sa posible by cranks. Okay, crank! Crank! Op! Crank! Op! Yan, pinap. Ayun, pansin nyo, sumisirit na yung ano. May hangin sa system, guys. Yan, bumubula. So, crank! Yan, ang pinapalabas natin. Ang tinatawag na bleeding. Oh! Crank! Oh! Yan, may lumalabas na na diesel guys. Crank! So, sisikapan na natin lahat dahil may lumalabas na na diesel. Okay, start! Okay guys, so na-start na natin. So, ganun lang ang blade. Tapos, pag na-start na, buksan nyo ulit isa-isa para lumabas yung mga hangin. Yan. Start! Yan, pinapasirit natin. Start! Yan. Isa pa. Start! Sige, start! So, ayos na guys. Nabasa yung cellphone ko.
So, ganun lang tayo mag-blade ng ating diesel engine. Pagka bago palit ng filter, kailangan natin i-blade para mawala yung hangin sa system. Eh kung hindi mo i-blade yan, puro hangin yan. So, magpapalya-palya tayo yan. Ayos! So, tapak mo lang yun yan. Okay, ayos. So, start na tayo mga ka-well, mga ka-Diyos Grads. Okay, mga ka-well, mga ka-Diyos Grads. Ayos. So, na-blade na natin bago i-start. So, huwag kalimutan mag-blade gamit ang 17mm. Laluwagan yung mga injector. Pasisiritin. Pag wala nang bula, wala nang solid na yung wala nang hangin, so, pwede natin yung i-start siya. Kung nakita nyo naman yung video ko kanina, sundan nyo na lang yun kung paano mag-blade ng ating CRDI accent. So, startin natin guys. Okay. So, ayos na. Pa-start na natin. So, okay naman yung under ng ating makina guys. So, success na yung ating pagpapalit ng fuel filter. So, sa mga meron pa pong katanungan kung paano gawin yon, yung mga naguluhan, pwede kayo mag-comment, magtanong sa akin sa baba ng ating video. So, maraming salamat sa panood nyo at sa suportan nyo. Sana ipatuloy nyo pag-suportahan ng Diyos Garage. Ito yung tangkilikin kung paano mag-DIY, mag-repair ng ating mga sasakyan. So, ingat po kayo and God bless po sa ating lahat. Ayos!